Kumusta ka na? Ayos ka lang ba? Happy ka ba? O sad pa rin ba? Kaya talika na, sumama ka na sa pinagrupina at iba pa. Good afternoon! Hello! Welcome to Parish Pastoral Accompaniment Program. Yes, it's P-POP. Yes, live. It's P-POP time. Kaya syempre, handang-handa tayo ngayon. Ano naman kaya ang ating magandang matututunan ngayong hapon na ito? Yes. Huwag sana kayong madistract sa background namin. Malalaman niyo po kung bakit yan ang background namin. Pagkatapos ninyong mapanood at mapakinggan yung homily ni Fr John Manalo. Yes. Okay, so pwede na nating simulan. Sige nga. Okay. Okay, let's hear it from Fr John. Our devotion to the heart of Jesus should lead us to transform our being to become like Him. This is the thing that will save us all. The devotion itself will not save us, but the transformation that happened because of that great devotion to His heart will be the one that will save us all. Because as we look at the heart of Jesus, we will learn how to live our life well. Our gospel for today, taken from the Gospel of Matthew, ang ganda po na pinipresent sa atin, that the Lord expects something from us, not externally. We might be going to the Mass every Sunday. We might be attending this novena every day. We may be showing externally our devotion. That is what we call sacrifice in our part. But this sacrifice will bring conversion into our hearts. And this is what is the most important in the eyes of God, the conversion of the heart, the change that is happening while we are doing the external things that our faith is asking us to do. So let us ask ourselves, with these 9 days that have passed, anong nagbago sa akin? May nagbabago ba? May nagliliyab ba sa aking puso? Because the challenge of our gospel for today is that we will be the external signs of God's love to our brothers and sisters. Not maybe through our preaching or words, but the most important thing is our example of life. How do we live our life according to the will of God? Pag tumingin ba tayo sa kanan, kaliwa natin, sa likod natin, can we say that we can see God sa mga kasamahan natin? But the most important thing is, nakikita ba ng aking mga kapatid, ng aking kapwa, the presence of God in me, not through my words, but through my actions? Ito po yung malaking challenge sa ating lahat at this very moment, especially in our society. At this very moment, we are being called to become an example of credibility in terms of our faith. The young people now is very keen in looking at us, parents, teachers, guardians. We might be able to say so many things to our young people now. We can say, this is what the things you should be doing, this is the good things that you should be doing, this is the bad thing that you should not be doing. They will listen, but they will watch. They will watch
kung anong gagawin natin. But here is, the heart of Jesus is very understanding. Nobody is perfect. Everybody commit mistakes. But the best thing that the young people can see to us is that our struggling will never end. That we will continue to do our best, to do what is right, to live the perfect life that the Lord wished me to do. Yes, I will commit mistakes, but allow me to show to you that the moment that I realize that I have committed a mistake in my life, I will stand and fight over it. That is how we should journey through the example of Christ. Christ has preached so much good things in us. Ang dami niya sinabi mga turo. Ang dami niya, you should love the Lord your God. You should love your neighbor as yourself. Ang ganda ng mga sinabi niya. But hindi doon nagtapos. God showed us what His love is all about. He offered Himself to us. He has speech, He has talked about it, and He has lived it. And I think that is the message of our Lord Jesus Christ as we celebrate this ninth day of the novena in His heart. We should speak and live, walk the talk. We should be the example of Christ, that when we speak about our faith, you can see it in our action. And if we do this, our Salmong Tugunan is our battle cry. The glory of the Lord will dwell in our land through us. Let us ask for this grace. Lord, transform our hearts to become like yours, ready, willing to change my life for your greater glory. Sobrang iksi ng comment ni Father kasi daily mass din po yun, ano? And yun yung feast day ng Sacred Heart of Jesus. So, sa novena pa lang, no, Sacred Heart, ito po yung tungkol sa puso, no? Sa puso ng ating Panginoon. Diba? And laging binabanggit dito ni Father yung transformation. Yan nga po yung title ng ating episode ngayon, transformation. Mm-hmm. Kaya tignan mo yung background natin. Diba? From larva, no? Naging caterpillar, mm-hmm, tapos naging butterfly. Uh-huh. So yan, parang yan tayo, no? Diba, sa una, hindi maganda yung ugali natin. So, nagtatry tayo talaga para maging mabait. So, what do? We pray, we do sacrifices. Uh-huh. Lalong-lalo na yung part dyan sa larva na gusto-gusto na niyang lumabas. Uh-huh. Talagang nag-i-exert siya ng effort. So, sa atin, sakripisyo yun. Hanggang sa, dahil sa sakripisyo natin at sa kakadasal natin, bibigyan naman tayo ni God ng grace para lumabas dyan at magiging dadan! Butterfly! Diba? Beautiful butterfly. Yeah. And then magpa-fly niya na free na siya ngayon. Yan. Alam mo yung sinasabi nga na grace na binibigay ni God. Ano? Available naman yun para sa lahat. Pero, ang hindi lang nila nakikita kasi, hindi nila napapansin ano nangyayari sa kanilang internal life. Kaya minsan sinasabi nila, parang wala naman nagbabago sa akin. Anong epekto ng grace dito sa buhay ko? But minsan, ang nakakakita, yung ibang tao. Yung transformation na yan, hindi agad mapansin eh. Pero eventually, makikita na ibang tao yon. Halimbawa ngayon, naging aware ka na, no? Na merong grace na pumapasok sa'yo. And then, aware ka, what is happening in your internal life? Nagbabago ang ugali, di ba? Naging mas mapagpatawad. Eh, yung iba, nagtataka saya sa'yo. Ano kaya nangyayari dito? Ano kaya nakain ito? No? Bakit ganyan siya? Maganda kung yung transformation, yung nangyayari, ay paganda. So that, yung maganda nangyayari sa buhay mo will benefit others. Kasi kung walang nangyayari sa buhay mo, that means the grace is not working or
hindi mo napapansin kung paano kumikilos ang biyaya na natatanggap mo. Yun na nga, yun lagi ang problema natin. Gustong-gusto natin magbago, pero pinipilit natin on our own effort. Kaya nga, di ba, sabi nga ni Father, pagka nagnonovena ka, hindi lang yung basta nagnonovena, kundi nagbago ka ba? No, yan yung tanong niya, kung nagbago ka ba. Eh, malalaman mo yan, unang-una dito sa pamilya mo. Mararamdaman mo yun. Kasi yung mga bata, binabantayan ka. Yun din yung sabi ni Father kanina. So, di ba, maliit pa lang yung bata, akala mo, nakaupo lang dyan, naglalaro, pero huwag ka, nakatingin yan sa'yo. Malalaman mo na binabantayan ka kasi paglaki niya, makikita mo, parang ako yan ang maliit ako. Diba? So, example tayo sa mga bata. Para, pag ginaya tayo, no, dadami yung mga mabuting example na nagaya niya sa atin. Ang isa pala na nakakakita, talaga nakikita nila na nagkakaroon ng transformation, eh yung mga kasama nila sa bahay. Yes. No? Mm-hmm. Yan, talagang yung mga amo, mm-hmm, eh talagang hindi nila napipigilan eh, pagka nagagalit sila eh, no? So lumilitaw talaga yun eh. Pero pagka yung katulong sinabi, mabait talaga yan. Ay, totoo, mabait yan. Totoo yan. Then, tsaka syempre, hindi naman in all cases. Naku pa kami mag-react yan. Hoy, hindi ata ako gano'n. Yung kasambahay ko ang may problema. Ako din. Ano lang yan? Not in all cases. Yeah. Okay? So, ang sinasabi din dito nga yung transformation. Transformation talagang merong may pagbabagong nakikita, no? Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. E, tingnan mo naman yung butterfly. Hindi naman siya gano'n. Nakita mo naman talagang gumanda siya. No? Kailangan may makitang maganda dun sa sinasabi mo, hindi lang puro kasalita. Hindi ba? Kaya nga sabi dito ni Pope Francis, no? Kasi si Pope Francis talagang, pag binasa niyo po itong Amoris Laetitia ni Pope Francis, makikita niyo talaga kung paano talaga magmahal. No? Yung sobrang patience, lahat. So, but it has to start with a change of heart. Kaya nga tayo nagnubina eh, di ba? Para Lord, bigay mo sa akin yung puso mo dahil yung puso mo maawain. Ako hindi, di ba? So kaya nga sabi nga dito no, sa 314, sinabi dito yung first sentence lang ang kinuha natin, ano? We have always spoken of how God dwells in the hearts of those living in His grace. Di ba? So makikita mo yung buhay mo, no? Dahil yung grasya binigay ni Lord, nagdo-dwell sa heart mo. Eh, di ba yung heart, siya ang nagdi-dictate eh, sa lahat eh, kung anong gagawin mo. Kaya kung puso ni God yan, eh di ang ganda-ganda. Diba? Alam mo, ang transformation, isa rin na mapapansin mo, pagka na-transform ka na, eh talagang masaya ang buhay mo. Kahit na nasa difficult situation ka, kahit na hindi maganda ang nangyayari sa mga kapaligiran, still masaya ang buhay mo. That's another sign of transformation na nangyayari sa buhay mo. Yes, oo. Kasi akala nila pag nag-transform ka, bumait ka, dahil gumanda yung buhay mo. Pero ang transformation, mangyayari kahit hindi nagbabago yung kapaligiran mo. Oh. Ikaw ang nagbabago. Oh. At ang titignan mo doon, ano ang magiging effect sa'yo? Hindi nagbago yung kapaligiran. Ikaw ang nagbago. Ano? Naging masaya ka in spite of the problems that you have. Diba? So sabi nga ni Father kanina, yung struggles mo, ang tinitignan ng bata, paano ka babangon doon sa struggle mo na masaya ka pa rin? No, makikita talaga yan sa mukha mo eh. Diba? Nararamdaman mo yung love ni Lord in spite of yung difficulties in life. Yeah. Diba? So sana ngayon matutunan natin no, sa prayer na ending ng homily ni Father na we really have to pray to the Lord to ask Him the grace para bigyan tayo ng lakas, no? Para hingin natin ng hingin. Lord, give us this grace para mabago mo yung puso namin. Just like your son, Jesus Christ. Okay. Diba? So, okay. So, dadan! Ayan na siya! Bye!